Kasi sabi ng presidente, magti-teacher din daw siya. Pagbaba, oo. Sabi niya magtuturo din siya. So parang sa teacher ni Senador Trillanes, eh nagsasalita ka na rin about grado. Andiyan na rin lang si Professor Trillanes. O dihingan na natin, ano naman ang grado mo sa pamamahala ni Pangulong Duterte? Yaman nila, ilang araw na rin lang naman, matatapos na eh. Okay, ito po, no, bago natin ibigay yung grado, tignan muna natin yung antas ng kabuhayan. Yung presyo ng gasolina nung nag-assume siya, magkano ho? Mga 30 plus pesos. Ngayon, 70 plus pesos. Magkano yung presyo ng bigas nung nag-assume siya? Mga nasa 23, 24 pesos. Ngayon, nasa 38, 39 pesos. So doon pa lang sa aspeto na yon, humirap ang buhay. No? Marami na wala ng trabaho. Tapos ito yan, yung utang, yung inutang ng administrasyon niya, mas marami pa kaysa dun sa inutang nung lahat nung presidente bago siya. Correct. So, dito nyo makikita kung gaano kapalpak, ano? Nalugmok yung ating ekonomiya. Marami pang namatay, no? Maraming pinatay, mga inosente, no? Tapos, itong corruption, lumaganap, ano? Bawat ahensya ngayon ng gobyerno, may sindikato. So yan po, no? Anong grado niyan? Napaka-galante ko na kung bigyan ko siya ng 1. Ano? Sobra naman, 1 talaga. Ang hirap pa lang, ang hirap niyo pala maging professor. Mag-enroll pa naman sana ako. Binigyan ko naman ho ng ano, 'di ba, ng metrics, ika nga ko anong basis. 1 talaga. Mabigat. Galante pa nga kung magbigay ng 1. Super bagsak naman yun. Actually, hindi bagsak yun. Sad-sad tawag dun. Hindi ko pa ho na-mention yung kumbaga foundations of democracy yan, yung press freedom yung ginawa sa ginawa sa inyo. Di ba? Alwa talaga yun eh. Talagang kinursunada lang. No? Giniba talaga yun. Wala man lang bang pag-angat dun sa... Yung nangyari sa Marawi, no? Di ba? Flee natin. Hanggang ngayon, hindi naman na itayo. Wala, hindi na ibalik.